It's Ngern TV! Hello mga katropa! Ito, nag-aayos na naman ako ng gitara this time. Ito naman yung aking bass guitar na Squire Precision Bass. Long neck yata tawag dito. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin nng ano yung too much relief. Okay, yung masyadong bengkong yung pataas ng pataas yung ano yung neck niya. Napapansin niyo ba na ayan oh dito nakadikit yung straight ruler no pagdating dito sa gitna. Ayan, makikita ninyo, may siwang. So, ibig sabihin, kailangan kong higpitan ang truss rod. So, sabi ko na nga ba, yun ang kailangan nito eh. Noon kasi, hindi ko alam kung paano yan. Pero, kapapanood ko sa YouTube na lamang ko kung paano. So, kailangan kong higpitan ang truss rod. Eto, nandito tayo ngayon sa garden at bibigyan ko lang kayo ng update tungkol sa yung rose cuttings ko. First of all, ewan ko kung natatandaan ninyo ito. Sayang to. Bali ba naman eh, ano na siya? Buhay na siya eh. Only a few weeks ago. Tapos, for some reason, natumbas siya itong pot. Tapos natanggal siya sa pagkakatanim. Ayun. I tried putting it back, you know, pero hindi na ano, hindi na siya nabuhay, namatay din siya. So one down, two to go on this batch kasi tatlo 'yan eh. Pero itong dalawa na aking tinanim, maayos. Ito itong isang 'to eh, actually ni hindi nabawasan ng ano eh. Ng dahon. See? Oh. So, buhay na buhay pa siya. Ito naman, nagkaroon na siya ng mga sanga. Oh. See? Nagkaroon na siya ng mga bagong sanga. Buhay na buhay siya. So, yung isang yan, buhay na buhay. So, itong dalawa, ayos. Okay. And, punta naman tayo dito sa tatlong nandito. Ito yung tatlo na nilagyan ko ng ano ng growth hormones or rooting hormones yung cinnamon. So itong isang to buhay, itong isang to ako ewan ko mukhang ano eh. Mukhang tagalid tong isang to eh. Oh, walang ano eh. Walang tumutubo pero walang hindi naman siya nagagalaw so ayos lang. So tapos itong isang to, medyo walang pag-asa to. Oh, tingnan niyo to, itong pomegranate ko, laki oh. Ayos. So, anyway, ito, mukhang mamamatay din itong isang to. Tingnan natin. We'll see. Ang dry ah. Okay. At, nga pala, no, mga katropa, ito, itong punong to peach pala to peaches akala ko kung ano nung una sabi ko bakit kaya parang hindi naman lemon to pero ito pala peaches oh yun ang dami mga bunga so yan po okay. Adjust natin itong i-adjust natin itong curvature ng ano nitong neck na to. Masyado siyang nagbabaw pataas, ganun. So pag nilagay ko ito ganito. Okay. Dito saka dito sa dulo tumatama. Tumatama siya doon sa mga frets. Pero dito sa gitna, ang laki ng siwang, no? Halos doble eh. Ang kapal, ang laki. Okay.
Kita natin. Yung clockwise and counterclockwise na turn, ano, depende kung saan kayo nakaharap. So, kung dito kayo nakaharap, clockwise pa ganoon. Init dito sa loob ng ano ko, ng garahe ko, mga katropa. Whew! Sabog ang pawis ko eh. Sabog ko, lo, pumapawis. Woo! Okay. Oh, ang laki pa. Okay, bit lang ng bit. So, itong ginagawa kong ito, mga katropa, initial pa lang to kasi tinatama ko pa lang yung height ng mga frets. Pag tinanggal ko tong strings, ano yan, bababa yan, magbibing ko siya pababa. So i-adjust ko uli siya ng konti para yung diretso uli siya. Ito, konti na lang. Yan. Lucha, ayos na, maganda na. Okay, pwede ko na tanggalin ng strings. So, initial pa lang yun. Tatanggalin ko yung strings. Pagka natanggal na yung strings, checkin ko uli bago ko siya iisisin. Okay. Pasensya na kayo. Medyo mabagal akong gumawa ng video ngayon. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng problema ako dito sa laptop ng aking anak. Ay nasira. Ito dito sa side na to, yung itong hinge na to. So nag-crack siya. So hindi ko siya mabuksan ng maayos, na mahihirapang magbukas na ganun siya. Kasi nabasag yung kabitan ng hinge dito. So papalitan ko tong cover na to. Ang tawag dito ay yung back cover ng LCD screen para doon sa computer. Ipapagawa ko sana. Kaso parang naisip-isip ko, sa tingin ko kaya ko to eh. So total, this is gonna be the first time kung gagawin ko to. So it's an experience for me para mahasa naman ako sa pagre-repair ng mga laptops. Kasi hindi ko pa nagagawa yun eh. So this time, I'm gonna do it. So, maghihintay lang ako ng yung part, itong back cover na to, napapalitan ko. Darating yon within, I think maybe, ano nga ba nakasulat doon? September 15 ba yun? Isang buwan yata. So, hihintayin ko. Okay, umpisahan natin ang pagte-tape.
Alright. So, I got some potting mix and some of these seeds. I'm gonna try my green thumb. Okay, I'm back home. Palitan ko na to, patay na to eh. Tatanim ako ng bago. Kunin ko na rin tong isa dito. Wala na to eh. Mukhang isang yun, mamamatay din oh. Para medyo maprotektuhan siya ng konti, kahit konti. Ito, patay na to. Wala, walang nangyari. Okay. Lagyan ko ng tubig. Dito. Tatanim ko to. Yan, meron tayong dalawa. So, sa experiment natin no, na pag-alaman ko, hindi masyadong importante yung merong plastic cover at hindi rin masyadong importante yung ano, rooting hormone. Ang importante yung kinat ninyo na cuttings sturdy, ibig sabihin meron siyang yan, mga nuts na ganyan. See? Yan oh. Pagtutubuan yan eh. Hirap tanggalan ng tinik. So, ito na yung bago kong tanim. Hopefully, mabubuhay to. See? Itong dalawang to, no, hindi ko na nilagyan ng rooting hormones. At wala rin akong balak na lagyan ng ano, nung plastic cover tulad nun. Kasi, ano eh, nakita ko na hindi kailangan eh. Kasi yung isa kong, ano, yung isa kong tinanim na cuttings, ano, pakita ko sa inyo. Ito, ito mo siya oh. Buhay na buhay itong isang to. See? Ito nung tinanim ko, walang ano yan, walang rooting hormones, walang plastic cover. Ang natira lang isang leaf na nakalagay dito, leaf na maliit na ganoon. Nabuhay siya oh, on one leaf. So ang ginawa ko rito sa isang to, tinanggalan ko na rin siya ng mga leaves kasi ang tagal na nito, hindi nagkakaroon ng bagong sanga. Kasi siguro dahil nga maraming mga leaves siya. So, ito, itong isang to, tumubo na yung mga leaves. So, dati yan, walang mga leaves. Isa lang ang leaves niya. Isang leaf lang yan. Ito, ang daming leaves. Ngayon pa lang natatanggal yung mga leaves. Oh. So, umpisahan na natin ng pag-aayos ng mga frets, mga katropa.
Tingnan natin. Yep. Maigi, di ba? Okay. Nilagyan ko na rin siya nung conditioner, ano? Fretboard conditioner. So, nalinis na siya. And protected, no? Tapos, sa bagong kikilang mga fretboards. Okay. Chine ko rin ang kanyang tuwid. Yung kanyang straightness. Okay. Okay. Lagyan na natin ang strings. Ang gagamitin ko ay Diadario XL Pro Steel Long Scale. Sandali. Tapos checking ko yung truss niya. Okidoki. Okay, mga katropa. So, hindi ko pa siya natutono, no, pero chine-check ko lang yung kanyang pagkadiretso. Oh, meron na siyang bow o patagpapataas na ganoon. So, kailangan kong higpitan yung truss rod. Initial pa lang to kasi hindi ko alam kung ano mangyayari kapag tinono ko na. Diba? Pag tinono ko na, checking ko pa ulito. Alright, ayan, maayos. Okay, kuti pa. Kuti pa rin. Konting-konti. Konting-konti na lang. Init! Okay, ayos. Ganda na. Okay, totono ko na lang siya ngayon. Tingnan muna natin sandali itong bridge construction, ano. Makikita ninyo, meron siyang adjustments, okay, para sa action ng strings at meron siyang adjustment na screws para naman sa saddle. See? So, madaling ma-intonate itong gitarang to. Oh, masyado nang humahaba tong video na to. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata, mga katropa. Like, share, and subscribe. Thank you! Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!